Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Narito ulit tayo sa latest analysis ng panahon dito sa Pilipinas at Karatig Pook. Ito po ay ang ating Tagalog version na yung araw po ng Martes hanggang Webes, Mayo 23 hanggang 25, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Narrow College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands at ng Avenue Plaza Hotel. Umpisa natin kagad ang ating update. Meron po tayong malakas na bagyo na yon, si MAWAR. Nag-rapido intensification, rapid intensification. Sa nakalipas na 12 oras, isa na po siyang Category 4 na Super Typhoon. Ang hangin niya na yun ay nasa 250 kilometro bawat oras malapit sa kanyang mata. Meron na po siyang maliit na mata na nag-form. Subalit sa nakalipas na ilang oras ay medyo lumiliit na yung eye niya. Ibig sabihin, magkakaroon po siya ng tinatawag na eyewall replacement cycle. Yung lumang eyewall, mawawala, mag-shrink, then may panibagong eyewall mag-form at yun ang magiging bagong core niya. Okay? And ito ay mag-form ng panibagong eye, pwedeng mas malaki o mas maliit dun sa nauna. And then we expect bababa muna yung intensity niya, bababa sa 240 or below super typhoon threshold, and then it will re-intensify again pagpasok po sa Philippine Air Responsibility. So sa mga oras na ito, base sa ating GraphSat, nandito po siya nasa may southeast of Guam, roughly 185 kilometers away, at may monsoon trough po dito, westerlies na pupasok kanyang sirkulasyon. At catastrophic po ang magiging damage nito kapag dumaan po sa Guam. So, nakakatakot po since ang huling super typhoon na dumaan sa Guam was way back 2 decades ago. So, mga bagong henerasyon na po ito na hindi pa po nakaka-experience ng Category 5 na super typhoon o Category 4. At ang last one was in December 2002. Ito po yung bagyong si Pongsona. Okay? At Christmas time yata yun, okay? Natatandaan ko pa yun. Early years ng ating website, Typhoon 2000. At ang mangyayari po kay MAWAR, paglampas niya ng Guam, ito po ay mag-westward patungo sa Philippine Sea, papasok sa Philippine Air Responsibility sa darating pong Biyernes, Mayo 26. At ipupush po siya ng high pressure dito. Sa area na ito, magkakaroon po dyan ng panibagong reorientation ng high pressure. And then, ang tendency ng high pressure is to push weather systems located to the south. Kasi clockwise yung rotation ng hangin niya palabas. So, i-push po siya patungong west or west-northwest. So, yan po ang steering environment sa mga bagyo. Sila yung driver. Sila yung nagpo-push sa bagyo kung saan sila pupunta. Sa Pilipinas naman, medyo marami pa rin mga thunderstorms na inaasahan, mga localized everyday hanggang Sabado at Linggo bago mag-set in yung habagat simula Lunes hanggang Biyernes next week. At kikita po natin na medyo malaki talaga at malakas itong bagyong ito, 780 kilometers ang kanyang diametro. Okay? So maganda po tayo dahil yung habagat naghihintay lang dito ang southwesterlies. Pag nandito na po yung storm, pag nilagay natin yan dito sa area na ito, okay, eventually yung habagat ay lalakas. Okay, pupul yan. And then, mangyayari po dyan, mag-recover yung bagyo ganito. So, pwede pa pong mag-change in direction o yung track niya. So, abangan po natin yan dahil ang forecast models of more than 5 days ay prone for changes. Okay? So, ang Pilipinas, gaya ng sinabi ko, mga thunderstorms po yan, hapon-hapon o gabi. At nandiyan pa rin yung frontal system. Naka-affecto rin sa Batanes, po yung Cobo Islands. Ito yung fast animation. So, nakita po natin pagkawala ng kanyang eye, a sign na nagkakaroon na po siya ng, o nag-undergo ng eyewall replacement cycle. At lalo ulit yan lalakas, either pagdaan niya o paglampas, either paglampas niya sa Guam. Okay, kasi ang landfall sa Guam is between 11 a.m. to 1 p.m. Sa Wednesday o bukas,
So, mag-iingat po kayong lahat dyan sa Guam dahil po medyo malakas po itong weather system. Dito sa Pilipinas, may kita po natin dito sa ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com, night vision imagery, image loop. Yan po. Nawala yung kanyang eye. Pag tinignan natin sa infrared, nandiyan pa rin. Pero nagkakaroon po siya ng eye wall replacement cycle. So, likely, yung kanyang 250 kph baka bumaba sa 240 o 230. And then, a new eye wall will form. At posibleng, mas malaki na po yung mata niya. So, antabayan po natin yan. Para mga kababayan natin dyan sa Guam, mag-ingat po kayong lahat dyan. Dahil po, medyo catastrophic, potentially dangerous itong super typhoon na ito. At may nakikita po tayo dito sa Pilipinas na mga thunderstorms northwest of Naga na nagbibigay ng malalakas na ulan sa may northern Quezon. At mukhang papunta sa Bicol region. Kita niyo ha, nagmamarch siya. So, baka umulan mamaya dito sa ating lugar. Kaninang early evening, umulan din malakas dito. Mga thunderstorms. At magiging prone na po yan habang papalapit na po tayo sa tag-ulan. Okay, so ito yung balita sa Guam na yon. Sabi nila dito sa Pacific Daily News. Yan. Kiging catastrophic daw at could be worse than Pongsona 2 decades ago. Ito po yung tracking lahat ng Asian agencies. They all agree na pupunta po siya sa hilagang bahagi ng North Philippine Sea at magpapahikayat po yan ang habagat lalo na po sa early next week. So ito po yung tracking ng pressure at wind forecast. Bukas po ng hapon, ayan po, dito po siya sa may Guam area. Huwebes, mag-west na po siya patungo sa Pilipinas. Friday, na papasok na po siya ng PAR. Saturday, papalapit na po siya sa may eastern sections ng Northern Luzon. Linggo, pinakamalapit po sa Bicol, roughly 600 kilometers away. So, may kalayuan. At start na po ang habagat sa may Europa, Western Mindanao, Western Visayas. And unti-unti sa Kabikulan. Lunes, yan na po ang habagat sa atin sa Bicol at sa ibang parinig po ng Southern Tagalog Provinces, Metro Manila. At Lunes ng gabi, or early morning ni Tuesday, ito po ay ang pinakamalapit sa Batanes, roughly 300 or 400 kilometers away, bago po ito tuluyan mag-akyat pa norte, papalayo sa ating bansa, patungo po sa Southern Islands of Japan sa may Ryukyu o Okinawa area. But ang problema sa atin, yan po ang hanging habagat. 30 to 60 kph ang bugso ng hangin, ng habagat. So, antabayanan po natin itong pagbabalik ng habagat na yung taon na ito. June 1, yan na po, mag-recove na po siya. Dadaan po siya malapit south of Okinawa at patuloy pa rin paghigop ng hanging habagat sa ating bansa. Forecast models. So, ito po yung mga forecast models. Wala lang dito yung American model. May problem yung encode, yung pag-grab ng data. So, ganito po yung American model. Ang European model, ito po yung tracking niya. Okay? So, yan po. So, halos identical po ang track na magkakaroon po ng curvature. Itong nakita nating model dito, ito po yung mga hindi masyadong reliable. Although, hindi natin alisin ang possibility na baka tumama pa rin dito sa Batanes. But, focus pa rin tayo dito sa model na ito. Ito po yung American at European na pinapakita na magkakaroon ng curvature. So, yan po ang good news sa ating bansa. No landfall. Sa multi-model diagnostic comparison kay MAWAR, ito yung latest. Nakita po natin nasa super typhoon strength siya. At ma-maintain niya ang pagiging super typhoon strength. Super typhoon strength sa loob ng isang linggo. Bawag kita naman natin dito yung wind shear ay bumabagsak yung hangin which will fade away or magkakaroon ng oportunidad na lumakas pa itong bagyong ito. Sea surface temperature nasa 28 hanggang 30 ang taas ng sentigrado. Mid-level relative humidity ay medyo decent naman, nasa 70 to 80% ang
ang relative humidity, so medyo lalaki ang weather system nito pagpasok ng Pars. Okay. And then, oceanic heat content. Ito po yung energy na release galing sa mainit na dagat. So, pagdaan dito ng bagyo within the next 48 hours, inaasahan po natin na mag-intensify po si bagyong si Mawar bago po pumasok sa Philippine Air Responsibility. And, ito naman po yung isang wind forecast mula sa Chips Ensemble. At ang iba sa kanila, umaabot po ng 270 to 300 kph yung lakas niya. But dito lang tayo sa conservative values. Okay. So, itong pagbaba ay paghina yan dahil magkakuhan po dito ng ERC. At dito naman yung lalakas ulit siya. That will be 72 hours from now, 3 days pagpasok yan ng Philippine Air Responsibility. Rain forecast, balik tayo kung nasaan yung bagyo na dito sa may Guam. Bukas ng hapon, Miyerkoles, thunderstorm sa atin. Huwebes ng hapon, thunderstorm sa atin. Ito po yung bagyong si Mawar. Friday ng gabi, papasok ng power. Thunderstorm ulit sa Pilipinas. Okay, hindi pa yan efekto ng bagyo. Saturday afternoon, yan na po, papalapit sa Philippine Sea. And then, Sunday afternoon or Sunday, afternoon, pinakamalapit sa Bicol, roughly 600 kilometers away, east of northern Luzon, habagat, magsimula na po sa Mimaropa, western Visayas at western Mindanao. Lunes po ng umaga, aakit na po siya pa northwest. Early morning ng Tuesday, June 30, pinaka-closest sa Batanes, 400 or 300 kilometers away. Habagat, yan na po, affected na po ang Mimaropa na mga pabugso-bugsong ulan at thunderstorms. Mahangin, 30 to 60 kph ang inaasahan natin. Ayan po, gabi ng gabi ng May 30th, paakyat yung bagyo, yan po ang habagat sa western sections ng ating bansa. May 31, accelerate na po siya hanggang June 1, lalabas na po sa Philippine Air Responsibility, but nandyan pa rin ang efekto na ang habagat sa ating bansa. So, this is good news for the farmers dahil magkakaroon po kayo ng irrigation, free irrigation mula sa nature. Ito na po yung start ng habagat. Ang maganda dito, walang landfall na gagawin itong si Mawar. But still, we should be wary. We should be wary enough to look at the situation kung ano mangyayari pagpasok sa PAR, kasi ang computer models ay nagbabago pa po yan. Nasa 30 to 50% probability na yan ang dadaanan niya. So, let's hope and pray na hindi na po siya magbago. Okay, and then, malalaman po natin yan within the next 1 to 2 days. So, babalik ulit tayo for our next update within the next 24 to 48 hours. At hanggang sa muli, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag weatherwiser. Let's all pray sa kababayan natin sa Guam. At mga lahat ng tao doon, sana ma-survive nila itong super typhoon na si Mawar. Pagpasok pa lang ng power, bibigyan po ito ng local name by ng pag-asa as Betty. Okay, hanggang sa muli. Good night. Keep safe. Be hashtag typhoonwiser, be hashtag weatherwiser, at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.